Leo, hi. Welcome to Mr. Queen PH. At ito ay isang love reading for you. Timeless love reading. So, titignan natin kung ano ang feelings ng inyong person ngayon. Ayan. So, pag timeless reading, anytime na mapanood nyo to, as long as makaka-resonate kayo, this reading is for you. Ayan. This is a general reading, so maaari kayong makarelate, maaring hindi. Just take what resonates. Panoorin nyo rin ang inyong Sun, Moon, Rising, and Venus para sa iba pang mensahe. Meron tayong video na nagpapaliwanag tungkol doon. Link on the description. And thank you so much po sa lahat ng sumusuporta dito sa ating channel. Kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe, mag-subscribe na po kayo para lagi kayong updated sa ating mga readings. And if you are interested in private readings, this is the best time to get one. Dahil meron tayong 50% discount on all services. So you can check my website, mrqueenph.com, para ma-check nyo kung ano yung mga services na ino-offer doon. So kapag nag-book kayo from June 11 to June 30, yan ay 50% discount. Pa-follow na rin ang ating social media account sa Facebook, sa TikTok, and sa Instagram. Okay, Leo, let's see. Energy ng person mo tsaka ikaw. Ano for Leo? Honesty is such a lonely word. So this is a I think yung person na iniisip mo ngayon, person from the past, na natapos na ang inyong relationship. Maaring nagkaroon kayo ng trust issues, no? And ngayon, may mga times na naaalala mo pa rin, no? Brings back a lot of memories. Pero meron ditong new love. Merong involvement ng new person, okay? Maaring nagkaroon ng trust issue sa finances, no, sa pera. Maaring itong relationship na to nabigyan na ng chance before. May involvement ng anak, ng bata, no? Parang trinay na ayusin. Pero mukhang hindi nag-work. Game over eh. Tapos may new na. So pwedeng meron ng new relationship sa side mo or sa side niya. Okay, so tinan natin kung sino ba tong taong to. Sino po tong person ng mga Leo? Sino ito? And I think namimiss ka ng person mo. Or vice versa. May personality disorder. Some of you connecting with the same sex, lower vibration, and friend. Meron talagang issue itong person that you are dealing with, no? Pwedeng meron siyang... Mahirap naman magsabi na mag-ano tayo rito, no? Mag-diagnose. But somehow, parang kapareho ng may mga bipolar disorder or ano mo yun, minsan, sala sa init, sala sa lamig. Meron silang issue sa pattern ng thinking nila tsaka behaving. So, minsan okay. Tapos, ang bilis mag-flip, no? Ang bilis magbago ng isip, ganyan. And I think that's the reason why nagka-problema kayo. This person can be your friend, no? Naging kaibigan, magkaibigan muna kayo bago nagkaroon kayo ng relationship. And some of you are connecting sa same sex. Okay? You have something in common. That's why na-develop yung relationship ninyo. Dahil pareho kayo ng interest. Oo, same vibration, kumbaga. This person may be artistic, no? Magaling siya sa arts, creative rin siya, may Venus energy, eh. So pwedeng Libra or a Taurus. Kapag okay siya, expressive siya sa feelings niya, super mapagmahal. And also witty. Ayan, pwede rin Gemini or Sagittarius. So, let's see kung ano ang
situation ninyo? Ano yung situation ng Leo at ng kanilang person? Queen of Swords, mentally strong. 6 months ago, pwedeng nang may nangyari or nangyari yung ending ng relationship 6 months ago or parang may kinat na connection 6 months ago. Yung iba walang closure, pwedeng ano to, ng ghost or may ghosting or parang alam mo yun, walang clarity, walang malinaw sa paghihiwalay ninyo. Or pwede rin namang meron ditong hindi pa nga nakaka-move on. Oo, wala pang closure. Pwede rin tong long-distance relationship for some of you. Lacking confidence. So parang, I think, isa sa inyo or pwedeng pareho kayo na wala na kayo ng confidence sa relationship na to. Lack of ideas. I think ano to, hindi kayo masyadong nag-uusap. Ito yung relationship na malayo, no? Pwedeng long distance relationship or energetically malayo kayo sa isa't isa. Hindi na kayo nag-vibe sa isa't isa, hindi na kayo masaya. That's why unti-unti na nag-depreciate yung inyong relationship. Parang kulang na to sa pag-uusap. So let's see kung ano ang gagawing action ng iyong person. Anong action ng person ng mga Leo? What is the action? Ooh, the Tower. A reckoning. Four of Wands. People divided. Naku, parang ano to, may involvement na to ng family. Yung tipong magkakilala yung family nyo, family mo. And I think may nagulat, no? Nagulat yung family ng bawat isa sa nangyari. Si Broken Dreams. Marami na kayong plans together ng person na to. Tapos, nawala na lang basta. So ngayon, yung mga taong involved sa buhay ninyo, parang naghati-hati ng opinion sa paghihiwalay ninyo, nagkampihan, ganun. Kung sino yung mas tama. I think itong person na to, no, whoever this is, may feelings pa to sa'yo. Lalo na kung matagal yung pinagsamahan ninyo. Kaya lang, I think, ano siya, meron na siyang awareness na hindi na niya maayos tong relationship ninyo kahit na meron siyang, may pagmamahal pa siya sa'yo. Pwede rin may involvement ng another person dito. Can be a Libra, Gemini, or Aquarius. Or Cancer, Scorpio, Pisces. Malakas din yung Aries energy. So, ano yung feelings gustong sabihin ng person mo? Ng mga Leo. Jealousy. I'm very jealous. I can barely stand it. So, pwedeng meron siya pinagsiselosa na tao na malapit sa'yo. Or, pinagsiselosa niya yung success mo. Yung buhay mo, mas maaring mas maayos kaysa sa kanya. You're special. You're truly divine. I never felt energy like yours before. And I can't get enough. So, ang treatment naman niya sa'yo, special. Yung tipong one of a kind ka. Alam niya na mahirap makahanap ng kagaya mo. I've been watching you over from every source. Nako, ini-stalk ka ng person na ito. Inaalam niya anong nangyayari sa buhay mo. Or maybe we haven't finished our journey yet in the past life and now we're here together again. Trying to find my way back to you. Aha, gusto makipag-ayos eh. I do appreciate everything you've been giving me the whole time. So ano to, gusto niya maayos yung relationship ninyo. Nasa sayo na kung ia-allow mo tong person na to na bumalik sa buhay mo. Ano yung outcome? Saan papunta tong relationship na to? Ng mga Leo. 8 of Coins. 10 of Coins. Wheel of Fortune. Maaring i-work out to.
pwedeng may involvement na rin ng family, see? The lovers union. So, yung iba sa inyo, Leo, possible na mai-involve yung mga family ninyo para pag-usapan, ayusin kung ano may naging problema ninyo and merong pag-aayos, no? Pagbabalikan. So, that is your reading, Leo. Kung nagustuhan nyo to, naka-resonate kayo, mag-comment kayo dyan, like, share, subscribe para lagi kayong updated sa ating mga readings. Thank you so much, Leo. See you again.